So ngayon guys, I'm going to the city and I'm going to bring back these bottles with me and I'm gonna get money from it. Yes! So that is my workplace. That's our nursing home here in Norway. Look at that view guys, it's really nice. So this is my place here in Norway. And you look at the white house there, that's my house. Yan po yung bahay namin. Nalaglag yung ano, mga bote ko. We don't know kung magkano yung kikitain namin sa mga bote namin ngayon. But we're planning na we're gonna use the money to buy some foods. Kasi ganyan tayong mga ano eh, Pilipino eh. Hindi sinasayang ang mga bagay-bagay ng pagkakakitaan. Ayan na yung bus namin! Yoohoo! So ngayon, nandito na nga ako ngayon dito sa bus. Kasama ko ang aking kaibigan ang mga bote ko. Dito sa Norway, napaka-importante na meron kang belt. Kasi ano, kasi magpa-fine ka, magbabayad ka. So bumaba kami saglit kasi mag-change kami ng bus and we're waiting for the next bus to, yeah, the city. And just follow my journey guys. Huwag kayong mainip. So, dito sa Norway kasi, pag bumili ka ng ticket mo sa bus, so may makukuhang parang i-ticket. Yun nga, pamasahe. May makukuhang ticket, so dapat hawakan mo siya, wag mong iwala kasi valid siya for I think 1 hour. O parang 1 hour yung validity niya. So gagamitin ko ulit siya sa next na bus. At saka ang mga bus dito may time. So kung pwede kang maiwanan pag hindi mo alam yung oras kung kailan. So nandiyan na yung bus ko kaya kailangan ko nang ito ang pagsasalita baka maiwanan ako. Yan na yung bus. So nandito na ako ngayon sa mall. So sa mall ko siya ibabalik itong mga bote ko. Ngayon malapit na kami sa machine. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng machine. Walang masyadong tao dito no. Maaga pa kasi. So ito na nga yung machine. Yung plast, sabi dyan plastic. Yung glass, mga bote. So dalawang option siya. So ngayon mag-start na ako magpapant. Babalik ko na yung bote. Papasok siya sa circle na yan. So ipapakita ko kung paano. So ito na nga guys. Paakyat na akong paakyat yung kikitain namin. Hila, atay. Bakit nahulog? Hinulog niya. Dito na kami talaga yaman. Katas ng bote. Katas ng bote. Tapos na. Tapos so na. May option siya na. Yun. Sorry. Alabas na yung kita namin. Ang kita. 46.50 kroner. Nice. Ilaw, ikaw te, ilan yung kita mo? 40-something din. Oh, nakailang sardinas na yan? Apat lang. Apat na lang. So, kailangan maghugas ng kamay. Kasi nurse tayo. Nurse tayo, di ba? O, oh, yan. Dapat hygiene. Hygiene talaga. Do the medical talaga. Hand washing. Oh, yan pa. Nag-instruct pa si ano, ang clinical kapo. Instructor nandito. So, titignan natin kung saan naabot yung kinita namin sa bote ni ate. Guys, tignan nyo, oh, raspberry. Actually, ang raspberry, tumutubo siya ng wild dito. Madami siya sa forest. Ay, sa tabi-tabi lang. Strawberries. Wow, 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 wow. Durilla. Ano yan? Manga. Ay, malikmata ako. Akala namin manga. Ano, pear? Basta, ano yung peras? Peras. Tapos, ito paborito ko siya to, plomer. Tumutubo lang siya dito ng wild bird. Ito, nectarine. Anong English ng nectarine ate? Kiwi. Tapos ito, kiwi. Yan, kiwi. Paborito ko rin. Ang kiwi. Guys, natuwa ako sa carrots. Ang ganda ng itsura. Ito wala to sa Pilipinas. Kohlrabi ang pangalan. At dito lang yata siya tumutubo sa Norway. I don't know if
dito lang siya. May repolyo din dito. Cauliflower, broccoli. Puro siya fresh. Fresh na fresh na fresh. Avocado. Tapos yung parang ano tawag ito? Bagyo pipino? Or Japanese? Japanese pipino pala. Sa atin ito, Japanese pipino. Bale, dito guys, madami talagang patatas dito. Tapos ang gaganda ng patatas nila, alam yun? Taga dito si Sarah. Ang lalaki. Taga dito si Sarah, ang munting princess. Taga balat ng patatas. Dito kasi, ano sila, more on potatoes pagka dinner. So, potatoes ang life. Pero tayong mga Pinoy, rice. What is life without rice, sabi nga nila. Diba, te? May mangga dito kaso isang klase lang kaya napakalungkot na meron din minsan sa mga Asian stores, no? Kaso kasi ano eh, hindi malamig siya dito, hindi siya kagaya sa Pilipinas na masarap. Oh, may papaya din, guys. Wow. Kaso ang bayad, guys, my god, ang mahal. Tapos avocado, ang cute. Ang lalaki pala ng ano nila. Ng mga talong nila, oh. Ito talong. Presyo nito, 1950, one piece. So ito yung mga ginagamit nilang palaman sa breakfast, caviar. Ito ang sarap nito pag nilalagay sa, ano, sa bread, tapos yung egg, tapos yan. Ay, sobrang salap. Wow. Yan, mga palaman. Palaman yung mga yan. Puro sila healthy. Dito sa Norway, para sila, masyado silang healthy conscious. Masasarap ang mga ano nila, guys. Sobrang sasarap ng mga palaman. Ito din, madami silang ganito. Yung mga, tawag nito, preserved na karne. O, yan. Preserved na sausage. Hot dog. So, guys, nakita namin yung paborito namin ditong sardinas. Alam nyo, ito, sa mga nakatikim na nito, Walang sinabi ang Lego ng Pilipinas. Lego ni sino ba yung Tom Rodriguez? Oo, Tom Rodriguez. Oh, yung udong, dapat ito gamitin sa udong eh. Sarap talaga nito, guys. Sobrang sarap, hindi siya malansa, kaya kakaiba, sarap. Ito lagi kong inuwi sa Pilipinas. Tapos pinapa-box ganun. Kaso ang bayad, guys, 16.70. My god, guys, mga isda nila. Wow. Uno lang. Ito oh, salmon oh. Norwegian lax, guys. Sobrang sarap niyan, pero naman po, Lord, ang bayad po. My God. Hanggang ulo na lang tayo. Hanggang ulo na lang kami yan. Lagi namin binibili ulo ng salmon. Wow. So dito, guys, nagsisale ang karne. Kasi meron silang parang ano yung, ano yung tawag, yung hold ba? Yung validity, yung expiration. Na napakahigpit nila dito, meron napakahigpit nila sa mga karne dito, dapat may expiration date, hindi yung ano. So nag-sale siya parang 39.90. Okay na rin siya, mura na siya para sa amin ha na nakatira dito ha. Oh my god, nakikita ko yung favorite ko, guys, sushi. Favorite ko yan. At saka gumagawa din ako ng sushi, kaya may kakaroon siguro ako ng vlog na gagawa ng sushi. Wow. Sushi. Lahat kompleto sila gamit ng sushi, guys. So dito sa Norway, guys, madaming cheese. Para silang land of cheese. Iba-iba yung cheese, iba-ibang klase. Wow. Yan, puro cheese mo yan, guys. Tignan nyo siya, guys. Wow. Ito yung parang tatak nila, Norwegia. Yan, galing talaga yan ng Norway. Sa Europe, kilala talaga siya sa cheese. Madaming gumagawa ng cheese dito kasi madaming consumer talaga sila ng cheese. Pero dito sa Norway, may katangitang cheese na dito lang sa Norway matatagpuan. Ito nga siya, my favorite, all-time favorite, brown cheese. Yan, brown cheese siya, guys. Napakasarap nito, lalo na pag may kasamang strawberry jam. Ito, favorite ko siya. Sobrang mahal din niya. 88.20 kroner yung nakalagay dito. Nag-uwi ako nito sa Pilipinas. Paborito din to ng family ko. Sa lahat ng mga kakilala nyo na nasa Norway, pag sinabi nyong brown cheese, talaga masarap ta. Ewan ko, siguro hindi lahat gusto ito. Pero ako, paborito ko siya talaga, lalo na sa ano, na may jam.
So guys, may blue cheese din sila dito. Itong klaseng cheese na to, inuud siya. Eh, parang inuud, hindi naman sa inuud. Sorry ha, baka mali yung mga ano ko. Ferment siya. So, pero ang sarap din nito guys. Natikman ko din yan siya. Tapos iba-iba, maganda. May white cheese din sila. Ito may France brie. Ito natikman ko na din. Sobrang sarap din nito na cheese. Ayan, authentic feta. Ewan ko kung masarap yun, hindi ko pinatikman. Ito, pitina. Favorito ko to sa salad. Masarap to sa salad pag madaming lettuce ganun. Ang sarap niyan. Papakita natin yung mga chocolate ng Norway. So guys, nandito na tayo sa chocolate corner. All-time favorite. Dito guys, puro sila Norwegian chocolate. Sobrang sasarap ng chocolate dito sa Norway. Walang masyadong American chocolates dito kasi yung nasa tax yata. Tapos, tinatangkilik talaga nila yung sarili nilang product. At saka merong cheese dito. Meron ako nakita, sneakers. Yan, fixed din. Pero hindi gaano, tignan yung lake guys. Tapos yung mga chocolates ng Norway, sobrang dami hanggang doon. Sinisale pa, oo. Pero mahal pa rin. 3.89 kroner. Mayroong natatanging dito. Wow. Tignan nyo siya guys. Puro siya candies. Merong chocolate dito sa Norway na nanalo siya. I mean, natalo niya ang KitKat. Para silang halos magkapareho ng KitKat pero mas masarap daw siya according sa nakita ko sa Google. So ito nga po yung pangalan niya. Quick lunch. Yan, Norwegian chocolate din siya. Para siyang KitKat na may cracker sa may wafer sa loob. Pero ito ang sarap talaga nito. So guys, ito mga candies and chocolates. Ang sarap mamili dito ng chocolate at candies kasi ilalagay mo lang siya sa bag tapos ikikilo yan siya. Tapos ikaw na mamimili kung anong kukunin mo. Tapos madami rin silang mga sale na chocolates ngayon. Ito 3.489, medyo mahal pa rin pero dito okay na rin siya na bayad. Yan, paborito din namin. Twist! Tadaan! Nakita ko ang Ben & Jerry's, one of my favorite ice creams. Isa sa pinakamasasarap na ice creams na natikman ko. Lalo na yung chocolate fudge brownie. Sobrang sarap. Hindi mo siya ma-compare sa mga ice cream lang na natitikman natin normally. Ito sarap talaga nito guys. Pero ang bayad guys, gold, 84.80 kroner. Dito kasi sa Norway, yung mga masasama sa katawan, mga sweets ganyan, sobrang mahal para ma-discourage ang tao na bumili, para hindi sila kumain, gano'n. Healthy living kasi talaga dito. Mahal talaga yung mga soft drinks, mga ice cream, kasi gusto nila para hindi ma-tempt yung mga tao na bumili. Yung mga nagtitipid. Kaya kami mga Pinoy dito, hindi kami bumibili ng mga ganyan. So guys, nandito tayo sa soft drinks department. Papakita ko sa inyo kung magkano yung bayad ng soft drinks dito kasi sobra siyang nakakagulat compare sa Philippines ha. Ito po yung bayad ng isang 1.5 liter na Coke. 33.90 kroner. So i-times nyo lang siya ng 6.5 something, ewan kung magkano yung palit ngayon. Pero may extra pa yan na bayad na 2.50, yung nakalagay, 2.50 pound nakalagay. Kroner din yan pera, babayaran mo. Para yan yung deposito. Kagaya ng ginawa namin kanina, binalik namin yung bote para makukuha mo din yan, yung 2.50 na yan. So yun. So ito naman ang mga alak nila dito. Beers. Isbjorn. Parang, anong tawag sa Isbjorn? Polar bear. Polar bear. Isbjorn ang tawag. Dito sa Norway, may limit. Hindi ka basta-basta nakakabili ng alcohol ng alak. Meron silang hindi pwede ang 18 years old below na bumili. Kailangan
ipakita mo yung ano yung ID mo. Tapos may limit sa oras, hindi sila nagbebenta na lumalagpas ng hindi ko lang sure, parang 7 or 5 ng hapon, naghihinto na sila ng pagbenta ng alak. Masyado din silang stricto sa mga sa ganun sa alak dito. Which is good kasi yun nga iniiwasan yung mag-drive na lasing, ganun. So, yun nga. Tapos ito naman yung soft yung Coke na 500 ml or half liter. Ang bayad, guys, 22.90 kroner. Plus ano pa yan, ha? Plus ewan kung ilan yung ano pant nito. Papakita ko. Sana yung pant dito yan. Plus 1 kroner na pant. So it's 23.90. I-times nyo na lang, guys. Ang mahal talaga. So malalaman na natin ay ma-receive ko na yung pera ko. Hey. Adus na kayo madandre. Yeah, i-vlog ka. Okay. I-vlog ako sa mayor here in Norge. Oh, yeah. On flash ko na. So ito na yung mga pera ko, guys. Tusun tak. Yeah, will you see hi, no? Wala kaming nahanap sa ano, sa butiya, sa tawag nito, sa grocery na bibilin. Pambibili na lang namin ng McDo yung kita namin. Yes, ito ang McDo ng Norway. Walang tao, guys. Walang masyadong tao. Alam nyo, totoo siya. In general, dito sa Norway, hindi sila mahilig sa ano, sa fast food chain. Kasi yun nga, unhealthy, napaka healthy conscious talaga nila mga tao dito. Piruin mo, sa Pilipinas to, sobrang dami na ng tao dito, diba? Yan, pumipila, tapos tignan mo mga tao, guys, wala. Ayan, si ate lang nandyan, mag-hi kang ate. Oh, walang tao, guys. Ang oras namin, anong oras na? Patingin nga ng oras mo. Mga anong oras na? Hapon na to eh, tanghali na to eh. So wala pa rin tao, kasi nakakabilib talaga. Ere gratis? Yeah, awesome. Oh, so flop. May free taste tayo, guys. May pa free taste ang McDonald's dito sa Norway. Ng donut. Ate, kuha ka. Free taste daw. Yeah. Sarap. Ay, isa pa. Can I po ainta? Can I po ainta? Yeah, bata. Tusunta. Yeah. Ang sarap, guys. Libre to. Bakit? Siyempre, dadalawa yan ko. Libre na to, guys, eh. Bakit hindi mo pa damihan, diba? Pangatlo ko na to. Pangatlo. I will have a cheeseburger mini. Also, and canela sutra. Donut. Yep. So, titignan natin, guys. Edison, at egg kambara, liksom. May gusto ako contactless. Yeah, bye, teacher. Kanto siya? Yep. Oh, yeah. So, ganito magbayad dito sa Norway, guys. Papakita ko sa inyo. Ito yung card ko. Gaganyan ko lang siya. Yan. Bayad na siya, guys. Ganun lang dito. Napaka ano, napaka advanced technology. So guys, nandito kami ngayon sa friend ko. Say hi to my friends. Hello. What can you say about the Filipino people? Come here, tulus na ka! Yeah, tell. The Filipino people are very nice and we want more Filipinos in Norway. Hi, yes. Filipino. Yes. Hi, the Philippines. So what can you say about the Filipino people? Oh, Filipino people, they are very, very good people. I love working with Filipino people. I love working with Maria. We love them so much. They are very, very hardworking people. Filipino, Filipino, Filipino. And this lady, she loved Duterte. What can you say about Duterte? I love Duterte. Duterte is a nice man. Duterte. Mabuhay! Yes, mabuhay!